welcome back to my YouTube channel. Ngayon gusto kong magturo ng pagtatato sa batang ito kasi gusto niya matuto magtato. Ngayon nag-prehan ng isang litra. Ito yung design. Ako pala yung model, mga ka-sniper. Ako yung tatatuan niya. Subukan natin kung kaya ba niya magtato kasi gusto daw niya. Sa part na yan, mga ka-sniper, nagsimula na siyang mag-trace ng design sa stencil paper, mga ka-sniper, kasi hindi pa niya alam kung paano gamitin yung stencil paper. Kaya ngayon, ayan, nag-trace na siya, mga ka-sniper. May potensyal ang batang ito, mga ka-sniper, kasi pag-trace pa lang, oh, straight na straight, hindi nanginginig yung kamay. Yan, tapos na. Gano'n na siya, lagay ng karayom sa machine. Yan. Tapos binahugasan ko muna ng alcohol, mga ka-sniper, yung balat ko. Balat ko pala yung gamitin niyang practice skin ngayon, mga ka-sniper. Balat ko yung pagpraktisan niyo. Ayan, nilalapat na namin yung design, mga ka-sniper. Yung design pala, mga ka-sniper, freehand ko lang yun. Hindi, maliit lang na design, mga ka-sniper, walang maraming detalye. Para lang makapagsimula siya, matuto siya kung paano. Yung tansya ng masin, yung bigat ng masin, yung vibration ng masin, matansya. Yan, mga ka-sniper. Ayan, okay naman yung lapat ng design, mga ka-sniper. Yung design, mga ka-sniper, mga detalye, kuha-kuha. Ngayon, okay, mga ka-sniper. Simulan mo na magtihis sa sakit. Simulan na siya, mga ka-sniper. Dynamic black pala yung ginagamit namin na ink, mga ka-sniper. Pang petroleum na. Ayan, medyo nahirapan siya. Pero may potential to, mga ka-sniper, kasi yung linya niya straight at saka solid yung mga linya. Kahit nagsimula pa lang siya. Ayan. May focus talaga yung batang to, concentrate talaga. Pwede ba to? Ayan, mga ka-sniper, kung makikita niyo, walang inig sa kamay, mga ka-sniper, ang batang to. Ayan. Mga ka-sniper, hindi ako isang professional na tattoo artist, mga ka-sniper. Isa akong non-professional na tattoo artist. Binabahagi ko lang yung kunting nalalaman ko sa mga batang gustong matutong magtato. Hindi ko rin ipagdadamot kasi ako, mga ka-sniper, tinuturuan lang din ako kung paano magtato. Yung nagtuturo sa akin, mga ka-sniper, si Renan Fabro Rojas, professional tattoo artist ng Wild Bird Inks. Siya yung unang tuturo sa akin, mga ka-sniper. Binigyan ako ng machine, rayom, mga gamit, mga ka-sniper. Binigyan ako para makapagsimula. Kaya pinagigihan ko, pinabutihan ko, nagsipag ako para matuto. Ngayon may kunti na akong nalalaman, mga ka-sniper. Tapos nung may nalalaman ako, mga ka-sniper, may taong gusto matuto, yung nakakatandang kapatid nito, mga ka-sniper, tinuturuan ko rin magtato. Balat ko rin yung pinagpapraktisan ko sa kanya. Balat ko yung ginawa niyang practice skin. Dito siya sa akin nagpractice, mga ka-sniper, balat ko. Kung may home service ako, mga ka-sniper, dinadala ko yun siya para manood, matuto kung paano ang mga tekniko. Ngayon, mga ka-sniper, nakakataba ng puso kasi masayang-masaya ako kasi yung batang yun, nakakatandang kapag nito, nagtagumpay siya. Mas marami pa siyang achievement sa akin, mga ka-sniper, kasi marami na siyang naipanalo ng mga tattoo competition kasi nagsipag siya, mga ka-sniper. Masayang-masaya ako kahit dito lang ako sa probinsya, siya andun na sa Cebu. Marami na siyang mga naipanalo ng mga kompetisyon. Sana itong bunso niya, mga ka-sniper, ito yung bunso niyang kapatid, magtagumpay ito. Sana hindi siya huminto kasi nakapagsimula na siya. Sana magsipag siya para magtagumpay din. Sa part na yan, mga ka-sniper, medyo nasasaktan ako kasi masakit sa parte na yan. Hindi lang ako nagpapahalata, mga ka-sniper, kasi baka ma-distract yung focus niya. Kasi baka kalain niya, magagalit ako.
pag nalaman niya nasasaktan ako, tinitiis ko lang mga ka-sniper. Yung hangko niya mga ka-sniper sa paglinya, sakto lang, hindi madiin, hindi rin mababaw. May potential talaga itong batang to. Shout out sa mga nanonood ngayon. Sana'y mag-subscribe kayo kung di pa nakapag-subscribe, at pakihit na rin sa notification bell para updated kayo sa iba't ibang video na upload namin. Hindi lang pagtatato yung video ko, karamihan sa pangingisda, mga tutorial sa pain. Ayan mga ka-sniper. Masakit na yan sa parte na yan mga ka-sniper. Ayan, sinimula na yan mag-seeding mga ka-sniper. Medyo masakit pero okay lang. Importante matuto to yung batang to. Nagsimula na siya mag-seeding. Ngayon mga ka-sniper, medyo nabugbog na yung parte na yan mga ka-sniper. Kasi yung hagod niya medyo mabilis. Ayan, sa parte na yan mga ka-sniper, tinuturo na siya paano. Kasi mabilis lang. Nabihan ko siya mga ka-sniper na dahan-dahan lang sa paghagod. Pag mag-shading ka, hello, para sa mga abogado? Hindi magaspang, okay. Para color pack talaga. Garang-garang mo naging. Slowly but surely. Nihina lang sa mo. Ayan mga ka-sniper. Matapad ako. Na, tarong ko na sa may boss. Kakataba kasi ng puso na yung mga tinuturuan mo, tagumpay sila. Ito pala yung mga gamit ko. Ang shop ko mga ka-sniper, medyo malaki pa yung kulang. Pipinturahan ko pa yung dingding. Tapos yung sahig mga ka-sniper, floor mat lang yan na ordinaryo mga ka-sniper. Ito ang kilid naman ako. Pagdating ng araw, makabili ako ng tiles kasi ita-tiles ko yan mga ka-sniper. Marami pang kulang sa shop ko mga ka-sniper. Dahan-dahan lang, unti-unting maabot din. Dito sa probinsya mga ka-sniper, minsan lang may nagpapatato kasi mahirap ang buhay sa amin. Kung magkapira man, iunahin yung pagkain. Dynamic block pala yung gamit namin mga ka-sniper. Ayan mga ka-sniper, medyo nasasaktan ako dyan. Malapit na siyang matapos mga ka-sniper. Medyo okay naman yung pag-shading na. Ayan mga ka-sniper. Tapos yung gloves pala mga ka-sniper, medyo malaki sa kanya kasi sa akin ang gloves yan. Kasi yung sakto sa kanya siguro yung medium, yung large yung gloves ko. Ayan, kunti na matatapos na rin to kasi masakit na, pero okay naman, hindi masyadong dumudugo. Ayan, tapos sa mag-seeding mga ka-sniper, pinalagyan ko ng pangalan niya para maalala namin na ito yung pinag-practisan niyang balat, balat ko. May signature talaga sa kanya. Tapos na mga ka-sniper, ano lang yan, natural na camera lang, walang CPL yan. Maraming salamat.